Naka-live ba yan? Naka-live tayo ngayon. Maganda ka na, Mayora. Hindi, maganda ka na eh. Mayora, hindi mo ba alam, tinignan ko yung mga plataforma mo bilang isang mayor ng Metro Manila. Isa ka sa hinangaan ko sa plataforma mo at yan ay ginaya ni Yorme. Palagay ko, nakuha yung plataforma mo ni Yorme. Pero okay din si Yorme, pero sa susunod na eleksyon, gusto kong makita ka na isang mayora ng Manila. Susuportahan ka namin na andi dito ako para sumuporta sa iyo. Mayor Cecil Salvador of Manila, mabuhay ka. Good evening, good afternoon sa lahat-lahat ng ating mga kababayan. Malayo pa ang eleksyon, kaya lang kasi yung pagtakbo ko, napakadakila ng pagtakbo ko ng mayor ng Manila. Kaya nainis nga ako, yung mga co-Marcos loyalist ko na mga gago, nilalait-lait nila ako. Akala mo mga sino, porke kaibigan ko si Francis Leo Marcos, grabe akong binastos at siniraan ng mga co-Marcos loyalist ko. So, yun na nga, at marami nga, pero, go ahead. Kay Francis, naging kaibigan ko, naging mabait sa akin si Francis, kaya wala akong masabing masama kay Francis. Yeah. Marahin na nga ako si Francis kasi marami siyang natulungan na mahihirap, lalo na sa panahon ng pandemya. Kasi mahilig din akong tumulong, mahilig ako sa mga charity, kaya hinangaan ko talaga si Francis Leo Marcos. At nung in-invite niya ako na mag-live sa kanya sa Camp Karingal, sa may humanitarian namin doon, marami na kagad ng bash sa akin din noon. Ano ba naman sila? Puro lahat na lang, bash-bash na lang sila. Katulad ko, Marcos loyalist ako, kapwa Marcos loyalist ko rin ang mga naninira sa akin. Nung isang araw lang, nilabas na naman nila yung mga picture ko, kasama si Francis, nalagay nila doon si Francis, si scammer, ganun-ganun, kung ano na sinasabi nila kay Francis. Tapos, mga taong nananahimik, dinadamay nila. Yun ang nakakainis. Katulad ko, wala naman akong ano kinalaman doon sa mga gawa man ni Francis. Ano bang malay ko? Kung may pagkakamali man si Francis, may batas tayo dyan. Yeah. Ang batas sa kanya. Basta ang alam ko, mabait si Francis. Wala akong masabing masama sa kanya at hinangaan ko ang pagtulong niya. At nakakainis pa rin. Nakakulay yung tao. Grabe pa nilang nilalait. Yeah. Tapos inisira. Pinagtatawanan. Nakakulong na yung tao, hayaan na nila. Tapos, ang isa pang nakakaano, grabe nila siraan. Tapos, pag sumagot ang mga FLM bloggers, defenders, ano yun nila, tatakutin, kakasuhan, ano bang klase mga tao yan? Dapat marunong tayong rumespeto sa opinion ng bawat isa. Diba? Yeah. Tama yan. David, ako hinangaan kita, Sir David. Kasi makatao ka, makapilipino ka, at ka, pinagtatanggol mo si FLM, kasi kawawa naman siya eh, nakakulong siya, di siya makapagsalita, di niya maipagtanggol ang sarili niya. Totoo yun, totoo yun. Ang FLM bloggers, salamat pala sa mga mababait sila sa akin, salamat sa mga ano nila, sa ano yung respeto binibigay nila sa akin. Lalo na si Jojo de Guzman, si Maricel Flores ng Ice Freedom USA. Mabait sila sa akin. At hinangaan ko si Yama, si Nanay Mary Jane ba yun? Kasi Mary. Talagang mahal nila si Francis. Yes. Kasi kailangan ni Francis ngayon ang moral support. Yes. Kasi tao rin naman siya, nasasaktan siya sa mga nangyari sa kanya. Ako nga, pinagdadasal ko siya na malagpasan niya yung mga pagsubok sa buhay niya. At may pagkakataon naman lahat ng tao na magbagong buhay tayo. Yes. Mali man siya, malay mo naman nung panahon ng pandemya, kaya tinutodo na niya yung tulong niya. Kasi siyempre, baka malay mo, may mali din siya. Hindi naman tayo perfecto, di ba? Hayaan na natin ang batas na humusga sa kanya. Tama yun. Dapat talaga eh. Dapat pagdasal na lang natin. At saka, huwag naman nila i-convict yung tao na wala pang dumaan sa prosesong tama sa batas. Kaya naniniwala ako sa ating batas na matatapos din to. At ngayon, sa July 14 na meron silang hearing, at palagay ko naman eh sa hearing na ito malalaman natin kung pwede na siya mag-bail after that, at yan ay kung maaprubahan. At ako ay nagpapasalamat kay Judge Mapili, Judge Rapana na nakakaunawa, at palagay ko kung sino man yung judge na naka-assign during this trial hearing
ay maintindihan nila kung anong kalagayan ni Mr. Francis Leo Marcos. At inamin din naman ni Mr. Francis Leo Marcos na wala daw siyang ginawang krimen, ang kanyang alam na nalabag ay yung 8050. That's only what he knows. Pero ngayon, bakit nga nililitis itong kaso ng sinasabi nila na itong sa human trafficking? Kaya wala naman dumarating na mga nag-aakusa. At saka yung sinasabi nilang estapa, wala naman dumarating na mga nagre-reklamo. Kaya hindi natin alam kung ano ang ating papanigan. At sa atin naman, tayong lahat ay humanga lamang kay Mr. Francis Leo Marcos sa kanyang kabutihang puso na nagbigay tulong sa ating mga kababayan during this epidemic of this COVID-19. Doon ako humanga at hindi magbabago ang paghanga ko sa kanya, tulad ng paghanga ko rin sa iyo ngayon, Mayor Cecil Salvador. Nakita ko ang plataforma mo sa susunod na eleksyon. Yes. Mura nagugutom, hindi dapat sila muna nila hinuli ang tao, tsaka ang dapat banat pa sila ng banat, nandun na nga nakakulong na yung tao, kawawa naman yung tao. I-pray na lang natin, pagdasal na lang natin kung ano ang hatol ng katastas sa hukom, yun, dun lang ang yun ang lapat. Tsaka ipatawagan pala ako. Yes. Okay. Kasi, di ba, sobrang pagka-loyalista ko, sobrang hirap ko sa pagiging Marcos loyalist. Yes. Kasama ako, nasa kalye, nakipaglaban para kay Presidente Marcos, mahilipin siya sa libingan ng mga bayani. Ay, kinakita ko yan. Isa ako sa mga frontline leaders ng Marcos loyalist, isa ako sa social media warriors ni BBM, at sobra-sobra lahat ng rally event nandun ako, sobrang pagka-loyal ko sa mga Marcos. At ang dami-daming mga humihingi sa akin ng mga pamasahe, pagka merong rally, mga mahihirap, tinutulungan ko, minsan pinapakain ko pa. Tapos sasabihin ako na fake loyalist porque kaibigan mo si Francis. Di ba nakakainis yun? Oh, pero hindi, pinatunayan mo na isa ka talagang loyalist. Nakita ko yung mga ginawa mo during the fight. Sobrang pagmamahal ko sa Exactly. Sa Marcos, so, lalo-lalo na kay President Marcos. Ay, oo naman. Marcos loyalist din ako, kaya nakikita ko yung ginawa mo, which is really from your heart, na ipinakita mo, pinaglaban mo na malibing si late President Ferdinand Edralin Marcos sa libingan ng mga bayani, which is he is one of the hero of our country. Ferdinand Marcos is the best president of the world. Exactly. Kaya pinaglalaban ko rin yan. Kaya ako'y naniniwala sa iyong kakayahan at palagay ko sa darating na eleksyon ng mga mayor, magiging isa ka ng mayora ng Maynila at makikita ko yung plataforma mo sa pagtulong mo sa ating mamamayang Pilipino ay bukal sa puso mo at nakita ko naman yung hangarin mo ay puro sa kabutihan ng ating mga mamamayan, lalo na dyan sa Kamaynilaan. Dapat nga, sila nga maging dahil isang grupo kami, isang pamilya kami, pero pilit nila ako sinisiraan porque kaibigan ko si Francis. Di ba unfair naman yun? Yeah, it's really unfair. You cannot blame others because of the other. Kasi iba yun eh. Walang, hindi mo pwedeng siraan si Maria dahil kay Pedro. Ay, hindi naman po pwede yun. Kaya dapat naman mag-isip-isip sila. Lahat na lang ng Sir David, ayan, binabanatan nila, binabastos nila. Ang mga naging close kay Francis, ganun din. Di ba, hindi naman maganda yung ganun? Yeah, pati nga ako nga. Ang mga gawa ni Francis. Magpasalamat nga sila eh. Kahit na ako lang si Francis sa pagtulong niya. Kasi maganda rin ang puso ni Francis sa pagtulong. Ayo. Kung titingnan nila lahat yung from 2010 and from this present time,
Yung ginawa ni Francis Leo Marcos ay puro pagtulong. Kahit nung, kahit sa campaign ni Bongbong Marcos, maraming pinamigay si Francis Leo. Exactly. Yeah, kaya nga malaki na itulong. Malaki din na itulong ni Francis Leo to the first family dahil sa pagiging ano niya sa humanitarian na ipinakita niya sa lahat ng Pilipino na talaga pagtulong lang ang hangad niya. Wala siyang nagawang kasalanan. At sabi nga, eto na, eh, nasa kulungan na, igalang natin ang ano, ang karamihan. Exactly. Batas. Yes. Bahala dyan sa, ano, sa korte. Hindi na natin ano yan. Dapat ba tigilan na? Napanahon nga tayo ng epidemya. Dapat tigilan na yung mga sobrang pangmalalait sa kapwa natin. Isipin natin pagtulong. Tumulong tayo sa mga kababayan natin. Isipin natin kung anong may tutulong natin. Hindi yung kung ano ang mga masasamang sinasabi natin sa kapwa natin. Iwasan na dapat natin yung ganun. Di maganda yung ganun. Di pangit din po sa buhay natin yung ganun. Dapat lagi tayo maging mabuting tao, maging mabuti sa kapwa natin, maging mabuti tayong Pilipino. Ayan, ayan ang inihintay ko sabihin mo. Dapat na maunawaan ng bawat isang mamamayang Pilipino, ang karapatang pantao ay igalang natin ang bawat dignidad at integridad ng bawat isa. Magpatuloy tayo sa kabutihan, huwag tayong manglamang ng tao, huwag manlait, huwag manghusga. Pero tinatanggap natin ang kanilang mga opinyon. Kung yun ang opinyon nila, wala tayong magagawa dahil hindi natin saklaw ang kanilang kaisipan. At kung yun naman ay tama, ay maraming salamat. At kung yan ay mali, ay dapat ibaguhin nila. Yun lang ang masasabi ko. Kaya meron ba kayong mensahe para kay Francis Leo Marcos? Kay Francis, kung makakarating kay Siyama doon, pakisabi na lang kay Francis, pinagdadasal ko siya at namalagpasan niya ang mga pagsubok sa buhay niya at sana siya rin na magdasal siya at isipin pa rin niya ang pagtulong na pag lumabas siya, maging reform na talaga siya at kung ano may mali niya, baka napagsisiyan na rin naman niya yan. Yeah. Basta ako bilang kayo naging kaibigan niya, naging mabait siya sa akin, wala talaga akong masabing masama kay Francis dahil napakabait sa akin ni Francis. At sa lahat ng mga FLM bloggers, supporters, defenders, maraming salamat sa inyo sa pagpapanggol niyo kay Francis kasi nakakulong na siya. Kaya wala, hindi niya maipagtanggol ang sarili niya. At yung mga nagbabas, naninira kay Francis, nakakulong na po yung tao, wala na po siyang magagawa, hindi niya maipagtanggol ang sarili niya. Kaya sana, magdahan-dahan na rin po tayo. Isipin na lang po natin pagtulong ngayon sa kapwa natin kasi nasa panahon po tayo ng epidemya. Maging mabuti po tayong tao, maka Diyos, maka tao, maka Pilipino, katulad po ni Sir David Ilagan. Maraming salamat po, Mayora. At sabi ko nga, ang aking suporta hindi magbabago. Mabuhay tayong lahat. Lahat ng ating OFW, mabuhay tayong lahat. At magkaisa tayo. Huwag po tayong puro sira na lang sa kapwa natin. Mas maganda pong mabuti tayo. Libre lang po maging mabuting tao. Yan. Maraming salamat sa iyo, Mayora. At ikaw, Mr. Edward Reyes from Italy, anong masasabi mo kay Mr. Francis Leo Marcos? Mr. Francis, maraming salamat sa tulong niya sa Bansa Pilipinas, sa mga kumakalam na sigmura o nagugutom sa atin. Kasi yun ang parang Robin Hood siya ng ano, Robin Hood ng Pilipinas o Superman si Sir Francis Leo Marcos. Okay. Maraming salamat, Sir Francis. Ipagdasal po natin siya. Yan lang po ang ano ko. Maraming salamat ulit. Okay, Edward, pwede ko bang baguhin yung salita mo? I will not call Francis Leo Marcos as a Robin Hood. I will call him as a man of God. Dahil maganda ang puso niya na nakatulong sa ating kapwa Pilipino during this pandemic. I will not call him at all as a Robin Hood. Dahil alam mo naman ang ibig sabihin ng Robin Hood. Yes. Kaya ano, maraming salamat sa inyo. Sa pangalan ko, Dr. David, na baka daw pang
Aking karangalan ay ikaw'y makadaupang palad sa pagkakataong ito dahil ikaw ay isa sa aking hinahangaan. Kaya sabi ko sa iyo, Mayor Cecil Salvador, I want to see you in your office pag ikaw'y naging mayora ng Maynila. Hindi naman po sa pagyayaba pag nireview niyo po yung mga interview ko, yung mga platform ko po yung ginagawa ngayon ni Mayor Isko. At kaya masaya na rin ako na si Mayor Isko nanalo kasi ginagawa naman niya yung mga gusto ko na exactly. Nakita ko na yon, buong araw ko, tinignan ko lahat ng ginawa mo, humanitarian, napatunayan ko kung sino si Cecil Salvador. At yan ay ang kinakailangan ng ating bayan ng Maynila, ay isang katulad mo, katulad ni Yorme Isko Moreno, at yung plataforma mo ay kaparehas ng kay Yorme. At Yorme Isko Moreno, mabuhay ka, at hindi ko nilalapastangan ang iyong katayuan. Pero aking hinahangaan si Mayor Cecil Salvador. Kaya sa susunod, kaya maraming maraming salamat. At sa darating... Maraming salamat sa inyong dalawa. Edward Reyes from Italy. Ice Freedom. Lahat ng mga vloggers, mabuhay kayong lahat. Maraming salamat. Happy birthday din pala ni Lisa, yung FLM vloggers. Happy birthday, Lisa. From France, from France, yes. At syempre, happy birthday sa aming pinakamamahal, pinakamagandang first lady ng buong buong mundo, si Mrs. Imelda Marcos, ang aking idol. Happy birthday, first lady. All right, so. Thank you so much. Thank you. Maraming salamat sa pagdalo at nang ako'y labis sa nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you. We'll be right back.